Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, June 2. Ang ebanghelyo natin ngayon ay Mark 12:13-17. Ako po si Father Luciano Filoni, Parish Priest ng Kristong Hari, Shrine of Mary and Tyre of Nat sa Diocese of Novaliches. Sabi ng ebanghelyo, they sent to Jesus some Pharisees with members of Herod's party with the purpose of trapping him by his own words. They came and said to Jesus, Master, we know that you are truthful. You are not influenced by anyone. Your answers do not vary according to who is listening to you, but you truly teach God's way. Wow! Ang kakapal nila. Yung intention nila ay hulihin si Jesus, pero todong puri sila. Baka may kakilala kang mga ganyang kaplastik. Mga tao na ang intention ay saksakin ka sa likod, pero pag humarap ka, todo papuri, todo yakap, todo magaganda at matamis na salita. Siguro ho, yung aral mula sa Ebanghelyo ngayon is ingat. Ingat. Tumingin ka sa puso ng tao, hindi sa bibig ng tao. Yung bibig ng tao can be very flattering. Ang bibig ng tao can be mabulaklakin na maraming magaganda ang sasabihin sa iyo, pero yung pala, saksakin ka sa likod. Be wise tulad ng Panginoong Jesus na tumitingin sa puso nila. Dahil pag tumitingin sa puso ka ng tao, makikita mo ang intentions. Yung intentions kasi hindi makikita. Yung makikita mo is kung anong ginagawa, kung anong sinasabi, yung mga external, yun po yung nakikita. Yung intentions hindi nakikita. Kailangan, ang intentions ay kailangan mauunawaan mo. Para dito, kailangan tahimik na pag-aralan mo yung tao at tumitingin sa ano-ano mga kanyang mga intention ng kanyang puso. Tulad ni Jesus, be careful and be wise. Huwag ka mag-carry away sa lahat na nagpupuri sa iyo. Just listen. Hindi ho lahat na nagpupuri sa ating ay talagang panic sa ating. Marami sa kanila ay pinadala upang tayo ay sirain. Tulad po na nangyari kay Jesus. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.